Magandang umaga po mga kababayan. Nandito tayo muli sa bayan ng San Manuel, Pangasinan, mga kababayan, sa tatlong magkakapatid, no? Na yung tatay ay lasinggero, yung nanay na may diferensya. So, balikan natin sila ngayon mga kababayan dahil i-update natin kung ano po ang nangyayari doon, no? Nung unang punta natin. So, ngayon kasi nandiyan sila, kumpleto sila. Tatlong magkakapatid, kailan yung nanay, hindi po natin alam mga kababayan kung nandiyan ba, no? Pati yung tatay kung nandiyan din ba. So, alamin natin mga kababayan. Oh, parang nasira yung bahay. No, lumundo. Ano nangyari? Opo. Good morning, tatay. Ano nangyari sa kubo mo, tatay? Kubo ng mga anak mo. Ha? Natumba, bakit po? Humangin? Hangin? Lakas. Kailan? Kagabi po? Kahapon. Ay, kahapon pa. Ay, Diyos ko mio. Noong nakaraan, tumayo pa to. Nakatayo pa. Ngayon, wala na talaga. Talagang bumigay na. So ngayon, anong ginagawa niyo po dyan, tatay? Gagawin ko nga. Ay, gagawin niyo na ito. Oo. Para meron na silang paglilipatan. Oo. Ay, Diyos ko mio. Bumigay na talaga. Hindi na nakayanan. Kayanan? Paano yung mga gamit ngayon? Nakuha niyo? Kuha? Ah, nandito yung iba. Hindi na nakuha. Buti wala kayo. Nandiyan kami kahapon, ma'am. Nakahapon. Kung di nagulat kayo, ah, na bumagsak ito. Diyos ko, buti lang ito lang yung bumagsak, hindi yung... Eh, yan lang. Kunti na lang din po. Babagsak na rin. Kailang may nakatukod. Natukuran. Ay, Diyos ko, Mio. Hindi na nakayanan. So, ayan mga kababayan, tamang-tama yung dating natin, yung punta natin. Dahil bumagsak ito pala kahapon, dahil malakas daw po yung ulan at hangin, kaya bumigay na. Ito naman, muntikan na. Buti na lang, nadala pa sa tukod. Diyos ko, nakakatakot. Paano kung nandiyan sila at nagsasaing? Dahil dito yung saingan nila at dito yung pinaka-kusina nila. Eh, paano kung nagkataon nandiyan sila kung di wala? Diyos ko, nadaganan sila dito sa bubong ng kubo nila. Napaka-delikado. At ito, hinahabol ni tatay para mayroon silang paglilipatan. Gagawin niya. Hindi ko na taling-taliin ng gawin. Kulang pang ang ano. Tapos, kayo lang din po mag-isa tatay, no? Oo. Walang iba. Walang katuwang dyan sa paggawa. Kaya mahirap talaga pag mag-isa lang. Pagpakilala muna ang panganay tapos papunta sa bunso. Dennis Minsalbas po, 24 years old po. Salamat Minsalbas po, pangalawa po sa aming magkakapatid. Ilang taon? 20 po. Shidel po, Minsalbas po, 17 years old po. So ayan. Ano, mga kababayan, nung unang punta namin dito, iwala yung panganay nila dahil nasa barangay. Tama, kasi isa kang BHW. No? And itong dalawa ang nadatnan namin. So ngayon, binili ka namin dahil nag-update kami at tamang-tama naman na bumagsak at bumigay na talaga yung bahay nila. Ngayon, kamustahin ko kayo, ano na ang nangyari buhat nung ako ay nandito noong nakaraang? Anong sabi ng papa nyo? Siyempre, nagtaka siya. Sino yon? Di nagtanong. Sino yon? Anong ginawa nila dito? Bakit nag-i-interview sa inyo? Bakit dinaldal nyo ako? Anong nangyari? Hindi kayo pinagalitan? Mas lumala po yung sitwasyon kasi panay-inom po siya sa tuwing hapon. Nag-iinom? Eh, pero si papa nyo, ha?
wala naman akong nakitang problema sa kanya. Ibig kong sabihin, yung nakita ko lang is yung pag-iinom niya. Pero pag wala siyang inom, maayos naman siyang sumagot sa akin. Lahat naman ng katanungan ko na sasagot niya consistent. Exactly po, ma'am. Ganyan po siya pag may, pag walang, may ibang tao po. Pag may ibang tao. Okay. Pag kayo-kayo lang, nag-uusap ba kayo? Nakakausap niyo ba siya? Tatay, kumusta tatay? Ano ba? Ganito, ganyan-ganyan. Nag-uusap kayo bilang isang pamilya? Ako po bilang panganay po is, kinakausap ko po siya minsan na ayusin po yung bahay kasi ganin na nga po yung sitwasyon namin. Gawa naman kaming tatlong magkakapatid. Is parang ako pa po yung napapasama. Bakit ikaw ang napapasama? Kasi nga po, ang ano niya is pinapamadali namin siya. Eh, ang gusto lang namin is matapos po yung bahay na ano niya. Kasi sabi niyo matagal na daw yan. Opo. Mag-iisang taon na po rin na hinihiling namin na matapos po yan. Kung kanuna na lang po kami lumalapit dati ng kumakapit ng humingi ng tulong po, kaya po siguro din na-disgrasya. Na-disgrasya ka? Dahil sa paglalakad mo dito bukid, nadapa ka? Hindi po. Yung what I mean po is, parang sinakripisyo ko po yung sarili ko buhat nung ano po, nung may nangyari po sa aming ng bunso kong kapatid na muntik na po kaming mapatay. Muntik na kayong mapatay? Lahat kayo? Hindi po, dalawa lang po kami kasi wala po ito. Yung sinabi mong nasugatan ka? Opo. Kaya ano po yung boyfriend ko dati na tumira kami dun sa bahay nila. Bahay ng boyfriend mo? Kayong tatlo? Dalawa lang. Dalawa kayo. Nasaan sa si Numar? Nasa trabaho ka noon, kasang bahay. So, ilang buwan kayo inabot doon sa bahay ng boyfriend mo? 3 months. 3 months. So, ibig sabihin, parang yung bagay na hindi mo sana magawa, nagawa mo, kaya ikaw ay nabuntis. Ganon. Siyempre, nandoon ka na sa bahay ng boyfriend mo. No? At kung hindi kayo napunta doon, napadpad doon, kung hindi kayo doon natira, no? Pang samantala, hindi ka nabuntis sana. No? Ayun. So, bakit, anong dahilan na napunta kayo doon sa bahay ng boyfriend mo? Umiwas kayo? Umiwas kayo kay? Umiwas ko po siya sa distraction. Na baka matuluyan? Pag dito po kasi kami, baka po manganib lang po yung buhay. So ayan mga kababayan, no, bakit nandito kami ngayon sa gitna ng bukid, wala kami doon sa bahay nila dahil nandoon yung tatay, ginagawa kasalukuyan yung kanilang bahay. Baka mamaya marinig kami at bigla kami pagtatagain, no? Buti lang walang alak ngayon o mamayang hapon pa. Baka mamaya po siguro. Mamaya. Kaya dito muna kami. At least kung sugurin niya kami, makikita namin siya malayo pala. Makatakbo na kami kaagad, no? Nakahandang may 3 kabayo dyan. Nakahanda. Para just in case na habulin kami. O kundi sakay agad. At tatakbo, no? Itong buntis ang pahiniti namin. So ngayon, nasaan si mama? Maaga umalis? Opo. O anong sabi ni mama? Alam ba ni mama na pinuntahan kayo? May pumunta sa inyo? Wala po, na huli po kami kasi natulog po kami sa pinsan namin, ma'am. Balak po namin. Anong oras ba umaalis si mama niyo? Mga 6 po. Tapos ang uwiin niya? 5 po. 5. So mamaya pala puntahan natin, no? Kamustahin din natin si mama mo, bitbitin natin. I-encourage natin na uwi muna. No, at sana sasama sa sana sasama sa atin. O ngayon balikan natin. Ano ba talaga ang gusto niyo mangyari? Aalis diyan sa poder ng magulang niyo? Ano, saan ba kayo pupunta? Ano ba na pag-usapan niyo madalas kayong magkakapatid? Actually po ako po yung gusto ko pong talagang umalis dito, ma'am, kaso nag-iisipan ko po kung saan po kami titira. Kasi po wala po kaming permanenteng bahay. Tsaka wala po kaming permanenteng lupa. Kaya po palipat-lipat po kami ng bahay, ma'am. And gusto rin po naming umalis na magkakapatid, ma'am. Kaso po napag-iisip ko po na kawawa din po yung nanay ko kung nandito po sa puter ng tatay po namin. Baka bugbugin lang po siya. Kasi po ilang buwan na lang po, baka
babalik na naman po sa hindi normal yung nanay po namin. Kasi itong buwan ayos siya, and then sa susunod na buwan baka doon na naman mag-uumpisa yung tawag doon, yung sumpong niya. So ngayon, ibig yung sabihin, hindi talaga kayo aalis. Kumbaga dyan lang talaga kayo, kahit ganun ang sitwasyon ng papa nyo na nambubugbog, and then si mama nyo minsan nahabol din kayo ng itak. So hindi nyo maalis-alis, hindi nyo maiwan-iwan yung mama at papa nyo dyan sa lugar na yan, dyan sa bahay na yan. Yung nanay po lang namin po yung may concern, sa yung may concern kami, ma'am. Kasi nawalan po kami ng paki sa tatay namin dahil po sa pakikitungo niya sa amin magkakapatid sa kapos. Gustuhin nyo mang aalis kayo, kailang hindi kayo makaalis-alis dahil hindi nyo maiwan-iwan si mama nyo. Okay. So anong gagawin nyo? Sakripisyo kayo? Gusto po namin yung tatay po namin yung mismong aalis. Eh paano siya aalis? Kung saan naman siya pupunta? Anong gagawin niya at saan siya pupunta kung siya ang aalis? Hindi po namin alam, ma'am. Kasi po gusto din mo namin siyang makasama, ma'am. Pero ganun din po namin kasi yung ginagawa niya sa amin, ma'am. So yun ang gusto nyo. Ang gusto nyo is kayo ay manatili dyan sa lugar na yan kasama ang mama nyo. Ang gusto nyo mangyari is paalisin nyo yung tatay nyo. Nailapit nyo na ba dati sa ano, di ba sabi nyo napablatter nyo sa pulis at gusto nyo ipakulong? O pwede bang bumalik kayo doon dahil napablatter nyo na at sabihin nyo doon na ganito, 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 si papa patuloy pa rin sa ginagawa niya sa amin. Sabi na po namin, ma'am, kaso po ayaw ilang po nilang beses huliin kasi po underage na law po siya. Overage? Overage po. Matanda na? Opo. O ano ngayon kung matanda na? Hayaan na lang gumawa ng karumaldumal dyan sa loob ng pamamahin nyo, ganun? Or antayin kayo na mayroong mangyari sa isa sa inyo o tatlo kayo, may mangyari hindi maganda, saka na lang gagawa ng aksyon, ganun? Kaya nga, ma'am, yun nga po yung pinagtataka namin sa mga pulis, ma'am. Ayaw po nilang huliin yung tatay namin kahit po ganyan po yung ginagawa niya sa amin. Sa DSWD, anong aksyon ginawa sa inyo? Parang binigyan lang po kami ng tulong po. Tulong lang? Yun ang ginawa nila? Hindi naman po inaakyat yung kaso na inire-reklamo. Bakit daw? Hindi po namin kasi alam. Kasi napunta na po ako doon sa, ano, ang tawag nito, sa police station po dati. Yung secretary po ng kagawad namin mismo yung kasama ko. Anong sabi? Po is, parang yung maano na po kasi yung age niya daw po, tapos ano daw po yung parang tawag nito kasi may kamag-anak din po siya ata dun na police, parang inaano lang kinukonsinti po, inaano lang po yung si tatay niya may kamag-anak na police. Okay. Yun po yung sabi, ma'am, pero aywan ko lang po kasi wala po kong alam niyo. Wala kang alam kamag-anak niya na may kamag-anak siyang police? Okay. Ay, Diyos ko. So, ang maganda sana dyan, no, kung meron sana kayong mapaglipatan na ibang lugar, na hayaan nyo lang si tatay dyan and then sama-sama kayo, kasama nyo ang nanay nyo, yun sana. Kasi kung walang magagawa yung pulis at DSWD sa inyo, walang mangyayari. Hindi talaga makakaalis si papa nyo dyan. Talagang makakasama at makakasama nyo dyan. So, ang bukod tanging gagawin nyo dyan, kung habang kasama nyo ang tatay nyo at nanay nyo, yun nga lang, magiging alerto kayo. Doble ingat kayo kasi sabi nyo nga, nagiging madalas at walang araw na hindi siya lasing, walang gabi na hindi siya lasing. No, laging lasing at laging nagwawala at lalong lumalala yung sitwasyon. Oh, diba? Pero ngayon, naabutan ko, maayos naman, at sabi niya, gagawin niya yung bahay nyo para may paglilipatan kayo o... yun ay maganda, sinabi niya sa akin. Kagabi nga po, sinira niya po yung ginawa niya. Tapos sabi niya binalik po, niya din po. Kagabi, nagwala kasi lasing. Yung hindi ginawa po niya... Po, hindi po siya lasing. Ay, hindi lasing. Yung ginawa niya, siya lang din nagsira. Tinagatagahan niya po yung mga kan po, mga pundasyon po ng bahay. Eh baka mamaya, pag natapos niya dyan, pag natapos niya yung bahay na yan, at natulog kayo doon at hindi lang niya pagtatagain, baka mamaya sindihan pa niya at masunog kayong lahat. Konsensya na po niya. O diba, hindi niyo alam kasi wala nga siya sa katinoan, diba? May pag, minsan meron siya naiisip na hindi maganda
at may sumpong siya. So ngayon, no, paano halimbawa kung mayroong magkupkup sa inyong magkakapatid? Kayo ba ay sasama? Kayo ba ay magtatrabaho bilang isang kasambahay? Siyempre, pag may magkupkup, hindi naman pwede magkupkup, magbuhay prinsisa. No, siyempre, tutulong sa bahay, gawain lahat ng gawain sa bahay, no, gagawin. Ang importante doon eh mayroong magkupkup at safe kayo, no, at malayo kayo sa buhay na ganito, no. At siyempre, hindi lang yung, ay malay nyo yung magkupkup sa inyo, mabigyan pa kayo, mapaaral pa kayo. So yun, magandang opportunity, no. Kasi kung nandiyan lang kayo, kahit sabihin yung si tatay ang aalis, no, si tatay ang ipakulong para mawala yung problema nyo, pero yung pamumuhay nyo, ganun pa din, no? Hindi kayo makapag-aral, paano yung trabaho nyo, paano yung pagkain nyo sa araw-araw. Unlike kung merong mabait na magkukup sa inyo, mabigyan kayo ng magandang kinabukasan, no? At safe kayo. Pero nasa inyo pa rin yung desisyon. Kung halimbawa na merong isa na magkukup sa inyo yung magkakapatid, hindi ko alam itong kapatid yung panganay na buntis, syempre hindi ito pwede magtrabaho. Sa ngayon, maliit pa ang tiyan, no? 3 months, akala ko nga 8 months na, 3 months, and then hindi ko alam kung mayroong magkukup-kup na sabay-sabay kayong tatlo or magkakaiba yung magiging amo or magiging tirahan nyo. So yun po yun. So ayan po mga kababayan, no, kasi marami pong nag-message sa akin na gustong kunin yung dalawa, no, kasi yung unang nakita, kasi yung dalawa lang, wala yung ate nila. So hindi ko alam, no, ito sinabi ko sa kanila, inopen ko sa kanila na kung sakaling mayroong magkupkup at willing silang tumira, willing silang magtrabaho, so pwede yon. Kasi meron akong isang sponsor, no, na nasa ibang bansa ngayon, tapos mayroon ditong kapatid sa Nueva Ecija na gustong magkupkup sa kanila. Hindi ko alam kung sila ay papayag o hindi. So kasi hindi po nila maiwan-iwan daw nila, hindi nila maiwan-iwan yung kanilang nanay dahil nag-aalala sila sa tatay, wala silang concern dito sa nanay. Inaalala nila mga kababayan, baka mamaya kasi malapit na naman sumpungin, no? Ilang buwan na lang masusumpungin na naman yung nanay nila, at 8 months halos buong isang taon 'yon na susumpungin yung nanay nila. Ngayon hindi nila maiwan-iwan, baka mamaya daw bugbugin ng bugbugin yung nanay nila, at kawawa naman, baka tuluyang mamaya bugbugin, hindi lang bugbog, baka mamaya tagain pa, no? Yun. Kasi wala naman po kaming magagawa kundi magkalayo-layo ulit, ma'am. Yun po yung kasi kung magsama-sama kayong tatlo, kung wala naman kayong makain, dahil wala naman pakialam yung mga magulang nyo sa inyo, paano ang pamumuhay yung araw-araw? Di ba wala? Kailangan lahat kayong tatlo magsakripisyo talaga, no? Kung ano yung pwedeng pagkakakitaan para sa inyong tatlo, gagawin nyo. Eh, itong ate nyo, hindi na ito ilang buwan na lang, hindi na ito pwede magtrabaho, eh. So paano siya? Nasaan si ang gumawa niyan ngayon? Nandun po sa florist, ma'am. Buhay pa? Opo. Wala pong parang, ma'am. Parang is yung family niya ngayon, parang wala na po rin sa florist. Galit po sa kanin. Galit po sa amin yung pamilya ng lalaki po. Tapos hindi na kayo nag-usap dun sa boyfriend mo? Hindi na po siya. Alam ba niya na buntis ka? Opo. O ano, sinabi mo ba sa kanya o paano ito? Ang dami na po niyang chat sa akin na masasakit na. Ang tulad ng? Porque na animal daw po ako. Bakit naging animal ka? Ikinain ka na nga niya? Ako kaya sabihin niyang animal, demonyuhin ko siya. Masasakit din yung mga sinasabi niya po sa akin na tungkol po sa chat. Lahat po yun nasa cellphone ko po. I-save mo lang, demanda mo yan. Tapos, nakitaan ko naman kayo magkakapatid, eh, no? Buti na lang nandiyan kayo, no? Nagkakaisa kayo, hindi kayo nag-iiwanan. Siyempre po, bilang isang kapatid din po. Siyempre, kailangan din po niya ng tulong kasi po wala pong pakialam yung boyfriend niya tsaka yung family po ng boyfriend niya. Kaya, kami pong dalawa yung tutulong sa kanya, ma'am. Pero yung inaalala ko lang din po, kapag aalis din po ako dito, yung paano siya? Niya po. Lalo na pag lumaki yung tiyan niya. No. So, ang mapipilita magtrabaho si Shidel. So, ikaw at dalawa, ate. Gusto ko rin po magtrabaho, ma'am. Gusto mo magtrabaho din. Opo, para po,
Kasi po, baka kakailanganin ko din po sa grade 12 lang kasi papasok po ako ng grade 12. Sabay po kahit grade 12 lang po yung po ngayong next year po. Sabay kayo. Ipagpatuloy niyo yung pag-aaral niyo kasi module naman, modular naman. So, easy lang. Pwede mag-aral at the same time nagtatrabaho kayo. So, pwedeng gawin niyo yun. Gusto ko no? Nga rin po yung graduate ko ng ICTS Daco po. Kaya lang, hindi na po natuloy. Dahil? Lalaki na po yung check. Oh, di ba? Kung ano yung naranasan ngayon ng ate nyo, dapat matutunan nyo yan, ha? Ang pag-aasawa ay hindi minamadali. Pinaplano. Pinipili. Hindi kung sino-sino lang naman ligaw dyan na pagsabihan kayo ng I love you ng ilang beses, no? Abutin ko ang mga bituin, no? At tawag dyan, ano ba yan? Yung mga ganyang salita, na mga ganda magsalita, hindi magpadala kayo, kayo lang din ang kawawa. Sinasabi ko sa inyo. Kita mo, anong nangyari doon sa kapatid nyo. Kaya kayo, priority nyo ngayon kung paano kayo makapaghanap ng trabaho, makapag-ipon para sa future nyo. I-priority nyo yung pag-aaral, mga anak. Yun ang number one, priority nyo yung pag-aaral, hindi yung pag-aasawa dahil danas na ni ate nyo. Minalas sa pag-aasawa, sa boyfriend. So, okay. Ayan po, mga kababayan. Willing naman po sila, mga kababayan, kung mayroon mang magkupkup sa kanila. Sige, sige. Kakausapin, mayroon lang akong kakausapin. No, and then, pag-iisipan pa nila ng ilang beses, no, ng 100 times kung talagang tama yung decision nila. Daan, basta kayo ay doble ingat lang habang ako ay gumagawa din ng paraan para sa inyong tatlo, ha? Okay, sige. Yung kapitan, hindi nyo kayo, ikaw kasi nasa barangay ka, iha, bilang isang panganay, pwede ka magtanong ni Kap. Kap, kasi gani, alam rin kapitan ang sitwasyon nyo? Alam? Oh, yun naman pala eh. Alam pala ni Kap eh. Humiling kayo ni Kap ng, humingi kayo ng pabor ni Kap. Sabihin nyo, Kap, kung po pwede po, gusto sana namin, Kap, lumayo, no, makalayo sa pudin ni Papa namin. Dahil kami ay nangangamba, no, natatakot, baka, kasi lalong lumalala yung kanyang sitwasyon. Ayaw naman namin, Kap, ayaw ko, Kap, na merong isa sa mga kapatid ko na may mangyaring masama. Yun ang pakiusap mo kay Kap. Kung pwede po, bigyan nyo kami ng kapirasong lupa na pwede namin matayuan ng kubo at ako na magpapatayo doon. Papatayuan namin ng kubo para sama-sama kami magkakapatid at nanay namin at magtatrabaho na lang kami magkakapatid at para masuportahan namin yung aming pangangailangan sa araw-araw. Pag once na pumayag yon, no, at makausap nyo at mabigyan kayo ng kapirasong lupa na pwede natin tayuan ng kubo, no, ang importante doon, sama-sama kayo at malayo kayo dito sa tatay nyo, gagawa ako ng paraan para magawan kayo ng kubo. Okay yung ganun. Uh-huh. Oh, yun ang pakiusap mo kasi tutan alam pala ni Kap yung sitwasyon at nandyan ka naman sa barangay bilang isang BHW, gawa ka ng paraan, humingi ka ng pabor ni Kap, ha? Makiusap ginawa ka. Ginawa ko na rin po doon dati. O anong sabi ni Kap? Linapit ko po yung problema ng mother ko. Oo, tapos? Pero, anong klaseng nilapit mo dahil humingi ka ng tulong po na sana po mapagamot. Mapagamot. So anong action ni Kap? Mahirap din dati yung proseso ngayon, lalo na itong ganyan. Sige, mahirap talaga. Lahat ng ano ngayon, lahat ng paglalakad-lakad, talagang mahirap talaga ngayon sa sitwasyon dahil sa pandemic natin. Tapos magagastusan din po daw kami kapag, kasi mahal na ito. Mahal talaga ang gamutan, lalo na pag yung mga ganyang sistema, mahal talaga ang gamutan dyan. So, kailangan ng paglalaanan ng malaking pera, no? At yun nga, yun, basta lumap, ang sabihin mo lang kay Kap, baka Kap, pwede mo kaming mabigyan ng kapirasong lupa na pwede namin pagtayuan ng kubo para doon kami sama-sama. Yun, hilingin mo, huwag kang mahiya, no, subukan mong humiling para dito sa para sa inyo na magkakapatid, no. Ang importante, sinubukan mo. Kung wala, okay, kung meron, kundi magpapasalamat tayo. No, try mo muna, ha? I-try mo munang lumapit kay Kap at sabihin mong ganyan na lupa, kapirasong lupa na pwede nyong tayuan ng kubo at papatayuan natin. Gagawa ko ng paraan para mapatayuan kayo, ha? Ang importante, makalayas kayo dyan sa lugar na yan dahil delikado kayo.
And then, habang gumagawa tayo ng paraan kung paano kayo magkakapatid, dubli ingat kayo dyan sa bahay, ha? Tulad do. Kaya itago nyo. Okay, sige. Yun lang po mga kababayan yung aming update dito sa Dawang Magkakapatid, no? At napag-usapan na namin at nakausap na rin namin yung kanilang ate. So, ayan. Maraming salamat po sa lahat ng paalala, concern dito sa magkakapatid, no? Ang daming naawa. At sana... At maraming salamat in advance din po doon sa kapatid ni Ma'am Tess, no, na gusto magkukup dito na pag-usapan na namin ngayon, pero titinan pa namin ang mga bagay-bagay kung ano ba talaga ang dapat, no, kung halimbawa makahingi sila ng kaperasong lupa sa barangay na pwedeng pagtirikan ng kubo. So yun gagawin namin, no, gagawa tayo ng paraan. Pero kung walang choice po talaga mga kababayan, so itong magkakapatid, no, bahala na kung sino ang magkukup sa kanila at kung papayag sila. Sa kanila pa rin po ang decision mga kababayan kung sila ay papayag. Kasi meron tayong mga buting puso, no, may ganitong puso na nag-offer na sige sa akin na lang sila, sige sa akin na lang sila, paaralin ko sila, no, bigyan ko sila ng pangangailangan nila. So napakagandang opportunity yon. So pero ang magde-decide pa rin yon ay sila kung gusto nila. Kayo ba gusto nyo mabago ang buhay nyo? Lalong-lalo makapag-aral kayo. Oh, ayan. So, abangan nyo po mga kababayan dahil marami pang kasunod na update dito sa magkakapatid. So ayan po ang gagawin natin.